Ako at ang mga kaibigan ko ay napagdesisyon ng magbakasyon sa Davao City way back 2012. Tanda na kami ng aming mga dadalhin papunta sa pag-stayin namin dun sa lugar na pupuntahan namin. Pagdating namin sa mismong lokasyon, may nakasalubong kaming matandang babae at sumenyas ito na parang wag na lang daw kami tumuloy. Kaso makulit kami, kaya hindi namin ito pinakinggan at dire-diretso lang kami sa lokasyon. Pagdating namin dun, ay agad kami nagstay sa bahay bakasyonan. Walang masyadong tao dahil nasa liblib ito na lugar at kailangan pa na dumaan sa kagubatan. Maraming staff ang nagbabala sa amin na huwag daw gumala sa gabi dahil delikado na kapag pumatak na ang dilim. Nang nasa iisang kwarto na kami, nagkwentuhan kami tungkol sa mga multo o sa mga aswang at nagpapayabangan pa kung sino ang hindi takot. Ay sus, tapang-tapang nyo, ano, di kayo? Pumunta tayo sa gubat kung di kayo takot o. Pag-aaya ni Jerome. Eh di ba, sabi ng mga staff na wag na gumala pag gabi? Wag na Jerome, bukas na. Kontra naman ni James. Pre, natatakot ka ba? Ano, tara na. Nababakla ka pala. Oo nga naman Jerome, huwag na matigas yung ulo. Bukas na lang tayo gumala doon, sabi ni Sam. Ay naku, hayaan mo yan. Kung gusto mo gumala, lumabas ka doon. Bahala ka kung anong mangyari sa'yo. Inis na sambit ko. Hindi ito nagdalawang isip na lumabas at pumunta talaga ito sa gubat ng mag-isa. Kaya kami, hinayaan na lang namin siya at natulog na lang dahil gabi na. Kinaumagahan, pagising namin, napansin namin na wala si Jerome sa kanyang higaan. Kaya nagpatulong kami sa staff na hanapin siya. Habang naglalakad kami sa maliit na kalsada patungo sa gubat, may nakita kaming sign na "Waving children, please way back." Kaya napatanong ako sa staff na kasama namin kung ano ba ang meaning nun. Ate, anong meaning nung nasa sign? Ang weird kasi. Tanong ko dito. Basta ma'am, mag-way back lang kayo pag dumadaan kayo sa malaking sign na yan. Sambit nito. Habang nakasmile at nag-wave siya sa sign, kaya nag-wave na lang din kaming lahat. So, ayun nga. Tinuloy namin ang paghahanap kay Jerome. Habang naglalakad kami, nakita namin itong nakahandusay sa daan, sa unahan lang ng malaking puno, kaya't dali-dali namin siyang dinala sa may bahay bakasyonan. Jerome, anyari pre? Ba't di ka umuwi kagabi? Tanong ni James. Hindi ito sumagot, ngunit ito ay nanginginig at namumutla, habang puno ng sugat ang katawan. Jerome, what's wrong? Sumagot ka nang malaman namin. Dagdag na tanong ko pa. Yung mga bata, pinaglalaroan nila ako. Panginginig na sambit nito. Wait, what? Anong bata? Sinong bata? Saan? Sa may malaking puno. May mga bata doon. Dalawang bata. Sambit ulit ni Jerome habang naiiyak sa takot at pangamba. Napaisip ulit ako sa sinabi ng staff about sa waving children na sign. Kaya't napagdesisyonan kong bumalik doon sa may malaking puno para mag-imbestiga sa nangyayari. Bago ako lumapit doon sa may puno, nag-wave muna ako ng tulad sa sign. Pagtapos nun, tumuloy na ako at inikot-ikot ko yung puno para i-check ito. Nagulat ako nang biglang may humawak sa balikat ko, kaya napatalon ako sa gulat. Iha, anong ginagawa mo rito? Umuwi na kayo ng mga kaibigan mo. Sambit ng matandang babae sa medyo may galit ang tono ng pananalita. Bakit po? Maaari ko bang malaman ang nangyayari talaga dito? Kagabi kasi pumunta dito yung isa sa mga kaibigan ko
Tapos kanina lang namin siya nakita dahil hindi siya umuwi kagabi. Huwag tayo dito mag-usap, sabi ng matanda. Kaya dinala niya ako sa maliit na kubo kung saan siya nakatira. Pagdating namin sa kubo, kinuwento niya ang lahat ng nangyari. Ilang taon ang lumipas, may dalawang bata dyan sa gubat ang nawala. Noong nakaraang taon lang nahanap ang mga bangkay nito na puro buto na lang. Kaya noong 2011, nilagyan nila ng sign dyan dahil may isang batang lalaki ang may sabi na kaibigan niya daw ang dalawang patay na mga bata. Sabi ng dalawang bata na gusto daw nila na tuwing may dadaan dyan, dapat mag-way back dahil daw gusto nila itong makasalamuha. Kaya nilagyan nila ito ng sign upang hindi magalit ang mga espiritu nito. Marami ang hindi sumusunod at hindi kumakaway pabalik. Kaya marami ang naa-aksidente dyan sa bandang puno. Kaya kayo, umuwi na kayo, lalo na't nakapaminsala yung isa niyong kaibigan. Mahabang sambit ng matanda, agad akong bumalik sa bahay bakasyonan at nag-impake ng mga gamit namin. Anyari, uuwi na ba tayo? Tanong ni Sam sa akin. Oo, mag-impake na kayong lahat at aalis na tayo, bilis. Nag-impake na din sila at agad na nilagay ang mga gamit sa van. Nagpaalam na kami sa mga staff at nag-umpisa nang umalis. Nang madaanan namin ang sign, nag-way back ako sa bayngiti. Ngunit yung mga kasama ko ay hindi, kasi akala nila kwentong pambata lang yun. Habang bumabiyahe ang sinasakyan naming van, ay sa hindi inaasahan ay naaksidente kami. Bago ako mawalan ng malay, may nakita akong dalawang bata na kumakaway sa amin habang nakangiti. Pagising ko, nasa ospital na ako. Nagtanong ako sa doktor kung nasaan ang mga kaibigan ko. Dok, asan po yung mga kasama ko sa van? Pag-aalala kong tanong. Sorry iha, pero wala na silang tatlo. Sila yung grabe ang damage sa katawan kaya hindi kinaya ng katawan nila. Nagtataka nga ako kasi bakit sa apat na kasama mo, ikaw lang yung nabuhay eh. Nagulat ako sa sinabi ng doktor. Dahil nga ba ito sa mga bata o nagkataon lang na ninalas?